Hello guys, at kung bago ka palang dito sa aking munting channel, let me introduce myself. Ako pala si Plumbing Informative Channel. Nag-upload ako ng mga video about sa plumbing issues, plumbing lines, plumbing diagrams, at kung ano-ano pang video patungkol sa pangtubiro. Kung interesado ka at nagugustuhan mo itong mga video na ito, click mo na lang ang subscribe button dyan sa baba at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video. At i-click mo na din yung all para hindi mo masabi, sana all. Maraming salamat. Hello guys, welcome back to our channel. Kung napanood nyo yung latest video ko, diagram, kung paano mag-connection ng bladder tank sa jetmatic pump. Although hindi po siya gaano ka-detalyado, tatawag po natin na part 1 pa lang po yan. Abangan nyo lang po yung mga step by step dyan sa mga nai-upload ko by next week or sa mga coming month. May mga katanungan din about dito sa comparison between bladder tank and conventional tank. Ito po yung tatalakayan natin ngayon kung ano po yung benefits or advantages sa pagitan ng dalawang ito. Ito po yung unahin natin. Ito tayo sa conventional tank. Ito po yung pinaka-traditional na uri ng mga pinagamit natin na tangke. Kumpara mo sa bladder tank, kung mapansin nyo, ang bladder tank ay napal ang body nito. Pagdating sa mga threshold na abot sa 60 or 80 PSI ay kayang-kaya pa rin. Hindi kanganib yung tangke mo para bibigay or puputok dahil makakapal. Ikumpara mo sa conventional tank. Advantage lang kasi nitong conventional tank, hindi kaagad-agad mag-automatic on or mag-operate ang motor pump. Mapagpahinga niya yung motor pump. Kaya yung matawag natin na hindi siya as in magasta sa kuryente. Kung ganito yung bladder tank nyo, maliit. Lalo na kung marami pong plumbing fixtures ang susuplayan, halos walang pahinga ang motor pump. Lalo na pag simultaneous use ang tenant o mga manggagamit, may tendency na hindi makapagpahinga ng andar ang ating motor pump. Sa conventional tank na kapag i-rise mo yung pressure printer niya sa from 40 to 60 or 50 ang cut-off niya, ay marami pong rason na mangyayari. Pwede pong magkabutas ang inyong pressure tank. Pwede pong ubuwal yung mga water pipeline nyo. Well, i-discuss ko sa inyo kung paano po ito titibayin. Una, pag dating sa preparation ng installation nito, kung conventional tank ang inyong gagamitin, i-recommend ko po sa inyo PPR pipe or fittings. Yan po yung gagamitin nyo sa tuwing kayo ay magpa-layout ng inyong mga water pipeline sa inyong bahay. Na napaka-tibay nito pagdating sa pressured na linya o mayroon tayong gagamitin na pressure tank sa ating linya. Hindi po ito basta-basta matatanggal or mapubuwal. Na pala guys, hindi po ito promotion na laong promotion dito sa PPR na ito. Gusto ko lang i-recommend po sa inyo ito kung gusto nyo o maabot nyo yung mga halaga nito. Although may kamahalan siya, pero tibay talaga niya pagdating sa pressured na linya or yung pinatawag natin na mayroon po kayong ikakabit sa water line nyo na pressure tank o bladder tank. Pag mabalik po tayo sa ating main topic, ito po yung comparison ng bladder tank and conventional tank. Para sa akin, depende lang po ito sa gumagamit. Kung marami po ang gagamit, halimbawa laundry, hindi po basta-basta kasi ang volume ng tubig na post dyan sa mga washing machine, ay kailangan yung motor pump pagpahingan ng ilang minuto bago mag-ooperate naman ulit. Sa mga residents, pwede po kayong gagamit ng mga bladder tank. Ang bladder tank kasi, mostly ginagamit ito sa pagbo-boost ng tubig punta sa taas ng ating bahay. Kumbaga, ito po yung nagpo-post ng pressure na
kailangan niyang i-maintain yung pressure ng malakas na tubig. Unlike sa conventional na kapag hindi na po ito kayang mag-force pa ng tubig pataas, kung mangyari na gagalawin natin ang pressure switch, dyan po mag-umpisa yung mabubutas po ang ating pressure pump. Yan lang po yung maipapayag ko sa inyo na pag meron kayong conventional tank or pressure tank, huwag nyo na pong i-reset ang pressure switch kasi yan po yun ang factory set na po yan. Kailangan 20 PSI ang cut-on at ang cut-off niya ay 40 PSI. Unlike kung gagamit kayo ng bladder tank, ay pwede nyo i-reset ang pressure switch hanggang 80 PSI pataas. Hanggang dito na lang muna guys. Muli ako'y nagpapasalamat sa inyo sa mga sulidong nagsusuporta dyan sa akin. Maraming salamat. Kayo po ang pundasyon ko upang maitayo itong channel na ito. God bless all. At it's tayo sa next ko na upload.